So yun, for today's video, ititesting natin tong ano natin, bagong camera natin na Insta360 ONE X3. So ngayon, ititesting natin to. Itesting natin yung picture, yung video, tapos gagawa tayo ng iba't ibang klaseng shot, tapos i-edit natin, tapos tuturo ko na sa inyo kung paano gawin yun. Para sa mga nagbabalak na bumili ng Insta360 ONE X3 or ONE X2 pa yan, so panoorin nyo tong video na to para may idea kayo kung ano yung ano ba yung mga nagagawa na itong camera na to. So, let's go! Open natin. Ang bukasan niya is dito. Yan. May kita nyo naman na ano, on and off. On. Ay, hindi makita sa camera ko. Yan. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So yun, sobra na, 16 seconds na. Tapos, ito lang rin yung pipindutin nyo para mapatay yung video. So yun, tingnan natin yung video na ginawa natin. So ito yung video na ginawa natin. Play nyo lang yan. Tapos ito yung audio ah. Ayun yung pinaka video. Balik natin. So, pwede mo siyang iikot. Pag tinlay mo yan, pwede mo siyang iikot na ganyan. Ayun o. Diba? O. Diba? Kita mo rin lahat. Kahit saan mo siya iharap.
kahit pa ganito, pa ganun, pa ganyan, kahit saan, kasi kita naman niya lahat. So, di ba? Tapos audio pa niya, oh, dito. Kung gusto mo dito, itutok, dito. Kaso sa pag-i-edit na yan, so tuturo ko rin sa inyo yan sa next video natin. So, ayun nga yung video natin. Tapos yung iba, tsaka na natin ano yung kakalkalin yan. Photo and video lang muna tayo para may sample kayo. So, ngayon, gagawa tayo namang iba't ibang shot, tapos pagsasama-samahin natin. Let's go! So, yun yung unang shot na gagawin natin is, nandito lang siya sa harapan natin. Ito lang. Lalakad tayo na, nandiyan lang siya sa harapan natin. So, kasi ang naano ko lang sa kanya, ang natuklasan ko lang sa kanya, huwag muna siyang, ililikot-likot pa na gano'n, hipat siya pang gano'n. Kahit hindi na, kahit steady lang siya. Kasi nga, nakikita naman yung 360 na gano'n. Yung 360 na perspective. So, yun. Una natin gagawin is yung gano'n. Tapos, lakad tayo. Gagawin natin. Start recording na to. So ito yung video, sasabay natin. Tapos pwede mong ipunta sa kanan. O pupunta natin sa kaliwa. Makikita mo rin to. Tapos taas. Sa baba. Pero yung camera natin is nandito lang. So sa pag-i-edit na to eh, sa pag-re-reframe na to eh. Pag-re-reframe mo na siya sa apps, sa mismong apps. So yun, punta mo dito, doon, yan. Pag dito siya nakaharap yung camera mo, ito yung kita niya, yung buo na to. Tapos sunod natin na shot is, patayin natin to. Dito naman. Parang may nakasunod sa inyo. So dito ako na ano eh, dito ako na amazed. Yung parang may sumusunod na camera sa mga ano, sa gumagamit nito. Pero hindi, ito lang yun, hawak mo lang yun. So yun, let's see natin yan, start to go green. Hawak mo lang siya sa likod. Ayan. Huwag mo nang galaw-galaw yun. Dagal ko lang. Tapos pwede mo zoom in, zoom out, at ilipat ulit sa kanan, kaliwa. Ayan. Ayun yung pwede mo gawin. Sa pagre-retail na nga yan, hindi sa mismong video. Tapos pero pag sinapanood mo sa mismong video, pwede mo sa mismong video. Kagaya na ginagawa natin kanina. Ayan. Diba? Parang may nakasunod sa atin. Parang may nakasunod sa atin sa ginagawa natin. Parang may cameraman tayo, pero hindi, hawak lang natin yung monopod. Maganda kasi dito, invisible. Invisible stick. Hindi kita tayo yung ano yung monopod. So yun. Tayo natin. So ang sunod naman natin na shot na gagawin is nandito lang sa taas natin. So yun lang muna yung mga basic shot mo. Oh, dito lang sa taas natin. Tapos lakad ka lang. Sabay natin video. Parang may camera man kalaman sa taas, 'di ba? Okay. Tapos pwede mo ring i-zoom in. Ang maganda dito pag nakaganto, pag sinum out mo siya, kita mo siya na parang ano, parang kang naglalakad sa globo, parang bilog, parang nagiging maliit yung mga nasa paligid mo, tapos ito lang yung malaki. So, ito pinakamaganda, para sa akin ito yung pinakamagandang shot. Tapos sunod yung nasa likod, tapos sunod yung nasa harap. So, yun. Last shot natin is, ano, yung dito naman, yung sa side. So, yun, testing natin. Ganun lang, sa side na to. Tapos, lakad tayo. Hindi mo na siya kailangan ilipat-lipat, igagalaw-galaw. Ganyan mo lang, pwede mo lang siya na ganyan. So, kahit malapit na siya eh, ano natin, ito natin. Kasi pwede mo naman i-zoom out. Zoom in, zoom out, zoom in. Zoom out. Ayan. Kita niya yan, kita niya itong buong na to, yung 360 na to. Diba? So yun, pause natin. Basic muna na shot na pwede nyong gawin dito sa 360. Yung sa taas, sa harap mo, sa likod, tas sa side. I-edit na nga natin yung mga ginawa nating shot. So ituturo ko rin sa inyo kung paano i-reframe yung mga nagawa nating video. Kasi pag nag-video ka na yung ginawa natin kanina, kailangan mo pa yung i-edit sa mismong app niya na Insta 360. So downloadable naman siya sa ano natin, sa Android phone natin. Ikala ko kasi dati,
pag bumili ako nito, baka kailangan ko pang bumili ng computer or sa computer pa ako mag-e-edit. Hindi, kasi ano, may apps naman siya sa cellphone. So yun, ituturo ko na nga sa inyo kung paano mag-reprim, no? So una, punta lang tayo sa mismong apps. So syempre, dapat nakabukas yung ano natin, yung Insta360 natin para mag-connect sila. Yan. O open mo lang yan, tapos wala ka ng ibang gagawin sa Insta360 mo. Tapos, punta ka sa mismong apps. Tapos, dapat nakabukas yung Bluetooth, Wi-Fi mo. Tapos, pipindutin mo lang yung gitna. Yan. Kung saan na magkukonnect yan. Antayin mo lang matapos yan. Tapos, pag nakonnect yan, makikita mo na yung, ano, yung mga videos. Yan. Itong mga videos na to na na-capture mo gamit tong Insta360. So, ito yung mga videos natin. Tapos, punta lang tayo dito sa isa nating video. So yun, na-connect na nga natin yung ano, yung application natin dito sa ano, sa Insta360. So ito yung makikita nyo dyan, yung mga video na ginawa nyo o yung mga picture nya na capture nyo gamit yung ano, Insta360 nyo. Pag binuksan nyo yung app, ito yung makikita nyo. Ayan. Makikita mo din kung ano yung laman nitong Insta360 mo. Tapos hanapin natin yung video na ginawa na natin. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano mag-reframe. So ito yun. Yan, panoorin nyo muna. Ito kasi, itong video kasi na to, naka-reframe na to. Pag kami nakita kayo dito na, ayan, yung dilaw na yan, ibig sabihin, naayos na siya, na-reframe na siya. Parang alam niya na kung saan siya pupuntang angle. Kasi nga, pag nandito kayo sa app na to, hindi siya, ano, ikaw yung mismong maggagalaw kung saan papapuntahin yung camera. Okay, kunyari ito. Ito kasi na-reframe na to kasi may mga dilaw, may kulay dilaw na siya dito. Doon siya pupunta kung saan ko siya pinapunta. Naki-frame. Yan, di ba? Gumagalaw siya pag may nadadaan siya sa may kulay dilaw. So, tapos pwede mong ipunta sa kanan. Pupunta natin sa kaliwa. Mamaya i-reset ko yan. So, mamaya i-reset natin. Tapos, tuturuan ko kayo kung paano gawin yan. So, ang hirap kasi, nag-video ako, gamit ko yung ibang cellphone. Binidyo ko na lang. Kasi ini-screen recording ko, ayaw masave dito sa cellphone. Kaya yan, naka-video na lang ako, kaya ang hirap. Eh, pag nakapatay yung flashlight, madilim. So, yan. Diba, naka-ano na siya? Naka-reframe na siya. Yan, ibig sabihin, naka-reframe na siya kasi may kulay dilaw na nga siya. Pag-reframe mo na siya sa apps, sa mismong apps. Yan. So, yan, nandito na tayo sa mismong apps, diba? O, ang gagawin natin, parang mapakita ko sa inyo. So, gagawin natin is i-reset edit natin. Ibig sabihin, pag naka-reset edit yan, pag pinlay mo yan, kung saan lang nakatutok yung camera na yan, dun lang yan. So, ayan lang yung video na yan. Pag hindi mo pa na-edit. Diba? Plain lang. Nakaganyan lang siya. Nakatutok lang siya na ganyan. Kung saan siya nakatutok yung camera niya. Tapos, pwede mo ipunta sa kanan. Diba? So, pag gusto mong ayusin yan, nandito ka na sa mismong apps, diba? Makikita mo naman yan, pagbukas mo naman yan, ayun lang talaga yung makikita mo. O, back natin to. Tapos, puntahan natin yung video na to. Yung edit natin. So, yan. Hindi pa siya, wala na siyang edit kasi nireset natin. So, ngayon, i-edit natin siya, i-reframe natin siya. So, kanina, diba, dyan nakaharap yung camera na yan. So, pwede mong itutok sa'yo. Ayun, o. Tutok mong ganyan. Ayun yung gusto mong angulo. Ayun yung gusto mong makita sa part na yan. Pindutin mo lang to. Oh. Pagkapindut mo yan, magkakaroon siya ng mic na dyan tututok yung camera. Tapos i-play mo. Siyempre, pag malikot ka, lilipat-lipat yan. Oh. Diba nawala ka uli? Kasi malikot yung ano ko yan eh. Malikot yung hawak ko. Iniiba-iba ko ng ano. So, usog lang. I-swipe lang natin ulit ito. Yung screen. Yan. So, dyan ko gusto kasi. Tutok lang sa akin. So, pipindutin mo lang ulit ito. Tapos play mo. Diba? Tapos umikot ako nyan. So, syempre, mawawala sa akin yung tutok nyan. So, tututok ko lang uli. Harapin kayo sa akin. Tapos, yan. So, ito yung video. Sasabay natin. O, yan. O, usog mo. Tapos, ganyan. Tapos, pwede mo ipunta sa kanan. O, pagka gusto mo, may ginawa kang direction. Kunyari, papapuntahin mo nga sa kanan. O, post mo muna yung video. Yan, post. Tapos, punta mo dun yung camera. Kung saan mo siya gustong papuntahin na angle. Tapos, pindutin mo tong plus na to. Ay, hindi pala napindot. Yun. Oh. Tapos post mo uli.
pwede mo namang i-pause eh. Tapos lagay mo yung plus. Kita mo rin to, tapos taas. Taas. Taas, o. Plus. Taas. Sa baba. Baba, pause mo muna. Para hindi ka naghahabol sa video, tapos plus, o. Ayun yun. O. Tapos back natin. Doon siya pupunta mismo. So, yan, play natin. Pupunta natin sa kaliwa. O, diba? Medyo mabilis na yung pagkakagawa ko. Pero yung camera natin is nandito lang. So sa pag-i-edit na to eh, sa pag-re-reframe na to eh. So yun, guys, na-reframe na natin, di ba? So pag na-reframe mo na yan, ang maganda dito kasi sa Insta360 tsaka sa apps na to, pwede mo siyang, may ano siya, may, ano ba tawag dito? Basta pwede mo siyang gawing 16:9, yung ganyan na size. Kaso kailangan, bago mo i-reframe, piliin mo na kung ano yung gusto mo, kung pang YouTube ba. Kasi ito pang Facebook yung gantong size, di ba? Ito pang YouTube. Kung sa YouTube mo i-upload, ito yung gamitin mo. Tapos, ito yung gamitin mo pang resize. Gagawin mo siya i-reframe. Ayan. So, ito yung ginamit natin, yung 916. Kasi sa Facebook ko lang naman ito yung upload. So, yan. Di ba nakaano na siya? Na-reframe mo na siya? O, pwede mo na siyang i-export. Ayan. So, kagaya nga kanina, pagka video mo na itong video na to, pag hindi mo siya na-reframe, pag in-export mo siya, kung saan lang nakatutok yung camera, kagaya nito. So, i-ano na ulit natin. Wait. Huwag na to. Ito kasi na-reframe na back tayo. Ito. Gamit tayo ng isang ibang video. So, ito kasi na-reframe na rin. Then, pag na-edit nyo na yan, may kulay dilaw na yan, makikita nyo. Sabay natin video. Yan, di ba? May kulay dilaw na siya. Yan, o. Alam niyo na kung saan pupunta yung camera. So, i-ano natin yan. Reset edit natin yan. Tingnan nyo kung saan lang siya nakatutok, ah. Pag hindi pa siya naka-edit, o yan, play natin. Dito lang sa taas natin. Dyan lang nakatutok yung camera na yan. Sabay natin yung video. Hindi na yan lilipat. Dyan na lang siya. Kaya nga kailangan, bago mo siya i-export, yan, export na to. Baka kasi gawin nyo, export nyo agad. Kasi kala nyo, nakuha nun yung shot na gusto nyo. Hindi. Kayo pa mag-ano nun. Kayo pa yung mag-edit nun. Yan. Diba? Play mo yan. O gusto mo itutok sa'yo. Yan. Tapos, lagay mo yung plus. Pindutin mo yung plus. Parang may diba? Sa'yo na nakatutok yan. Pag gusto mong i-zoom out naman sa part na yan, zoom out. Tapos, plus uli. O. Nakasoom out na yan. Tapos, gusto mong i-zoom in sa part na yan. O. Pindutin mo uli yung plus. Hindi siya mababago hanggat ang doon mo siya nilagay. Sa pa. Uy, ba't ganun? Parang naglalakad sa globo. Oh, di ba? Parang nagiging maliit. Back natin. Tingnan nyo, ah. Galing siya sa zoom out. Ito, pag nakaganto, pag sinum in na. Di ba? Ganun yun. Tapos pwede mo na siyang i-export. Pipindutin mo lang yung export. Export. Yan. Tapos depende sa haba ng video mo. Kung mga 5 minutes yung video mo, matagal din siya bago ma-export. Kung mga maikli lang 30 seconds, mabilis na siya ma-export. Ito, matagal to kasi mga 1 minute video. Ah, mabilis-bilis din pala. Oh, so, na-export ko na to eh. Back na natin. So, ganun lang mag-reframe. Kung saan mo siya gustong papuntahin. Kaya, di ba nakikita natin yung Insta360, akala natin, yung camera yung mismong umiikot. Pero hindi, ikaw, sa pag-reframe mo yun, sa pag-i-edit mo yun sa dito, sa mismong apps, kung saan mo siya papagalawin, kung saan mo siya papapuntahin. So, yung tip lang, no? Kunyari, magre-reframe kayo, magre-reframe kayo ng video, dapat alam nyo na kung anong bang tawag dito, kung saan nyo siya i-upload. Nakalimutan ko kung anong tawag dito eh. Dito, sa ratio ba to? Sa sukat na to. Kung gag-upload nyo siya sa Facebook, yung nakatayong ganyan, yung naka-portrait, oh, dyan yun na siya. Bago siya i-edit, pindutin nyo na yan. Pero automatic naman nakaganyan. Pero kung sa YouTube nyo nga siya i-upload, dito nyo, i-landscape nyo siya. Tapos tsaka nyo pa lang siya i-reframe. Kasi iba siya eh. Iba siya sa ano, sa portrait, oh. Diba? Iba yung kita niya, oh. Yan, pag ganyan mo yan, dyan mo siya nakatutok. Pag portrait, tapos lipat mo dito, dyan. Pero pag ginawa natin landscape yan, sa iba nakatutok. Masyadong malapad, diba? Sa landscape natin. So dapat alam mo na kung saan mo siya sukat, kung saan mo siya i-upload. So yun lang, no. Tapos export mo na. Basta bago ka mag-export, i-edit mo muna siya dito para ikaw yung masusunod
kung saan angulo mo siya papapuntahin yung camera, yung angulo ng camera. Kung dito mo siyang part, itong part mo na gusto mo makita, pindutin mo lang itong plus. Tapos sunod, gusto mo naman, nakaharap sa'yo. Oh, punta mo lang sa'yo yan, tas plus. Oh, doon na pupunta yan. Tas zoom in, zoom out, yun lang yun. So ayan, pwede mong zoom out, zoom in yan. Pwede kahit anong gawin mo dito, kalkalin mo lang. Oh, yan oh, pwede ba, diba? Naging bilog. Oh, dyan mo siya papuntahin. Sa part na yan, okay, diba galing siya dito? Hmm. Oh, diba, naging ganon. Oh, dyan na lang siya, hindi siya maaalis dyan hanggat hindi mo po siya nililipat ng ibang ano, ibang angulo. Oh, pag pause mo, gusto mo naman ibalik sa dati. Oh, zoom in. Hmm. Dyan na siya. Hmm. Dyan na siya. Diba? So, yun lang sana ano, nakatulong sa inyo tong video na to. So, comment nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyo malaman dito sa 360 camera. So, yun. Back na natin. So, na-export na kasi natin yun yung unang video natin. Bali, ito siya. Saan ba yun? Ito. Ito na yun eh. Ito na yung video natin na na-export. O, diba? Naka-reframe na yan. Alam niya na kung saan angle siya pupunta. Goods. Diba? Akala kasi natin yung camera yung mismo umiikot-ikot. Pero hindi. Ikaw yung magre-reframe nun. Ikaw pa yung mag-edit nun sa apps. So, yung susunod natin gagawin is pagsasama-samahin natin yung ginawa natin na shot. Yung sa taas, sa baba, sa harap mo, tas yung sa side. Pagsasama-samahin natin. So, yan. So i-edit natin 'yan. Pag mga tos, ay so 'yung mga So 'yan sana may natutunan sa susunod next video natin. Let's go.